So mula rito sa New Tagum City Hall, sasakay tayo ng tricycle or habal, no? Papunta tayo ng Old City Hall. Tingnan natin kung ano hitsura ng City Hall, kung saan tayo talaga ay may mga transactionist dati, tapos tumatambay sa labasan, pahangin, palamig. So tingnan natin ngayon kung ano hitsura. Pero di ko alam kung magkano pa masahe ngayon. Kasi sa pedicab, 15 pesos yung huli kong punta rito, December. So tubo na nag-5 ang pamasahe karon, no? Yeah, wala yung helmet rin? Ha? Wala? Wala. Ah, okay. Yeah, pila may dagan rin sa, ano, sa speed limit at Tagum? 50? Kung matumbata na, di man mabok ang uno. Dili? Dili, ha? Gas-gas lang? Gas-gas lang. Ah, maayo. Okay. Wala yan, may usong helmet rin, ha? No, mag-helmet lang kung naidakop, kahit, ha? Pero kapano ka para sa ang helmet? Oo. Oh. Para sa mana? Ayun. Dili kay para rin nakpan, ha? Dala-dala ko sa helmet kay para ko sana ba? Dili tanan na pras na ito na okay lang kung sakay nga wala yung helmet. Bale, ugma na rin tama na ng festival, no? Abrihan na napikas nga pan, kalsada. Nag-asa ako sa Tagum. Dali lang sa Apokon. Apokon. Apokon lang sa Kalam. Ikaw, mga amigo rin sa una. Amot, buhi pa ba itong matawana? Masige, pantok lang. Dawagan na po, bawag palit rin yan. Papoy mga Facebook. Sa'yo, buko ba naman duty? Asa ka duty sa? City. City. O sa'yo, ano na mo dyan? Duty na mo dyan? Ano ko dyan? Masun. Ha? Masun. Ah, Masun. Masama na ka ng soldado mo sa government o naamoy engineer ang amo? Government yun. Ah, government yun. Murag na hugo ka ng maintenance, no? Oo. Gayon sana may gamit sa ano ron? City Hall na itong karaan? Hindi mo, ito historical ito. Ha? Historical. Ah, historical, parang museum, ana? Oo. Ah, okay. Abre ka, Aron, bisag Sabado? Abre. Uy, maayo. Sige, sige. Naaday ko, Andreo, STI, Bagora na ba? Oo. Ah, dili-dili, ang STI, di ba daan sa may City Hall dati? Oo. Ibalhin, Dre, or Annex. Ang mayor karon si Ray Oy Gapon. Ray Oy. Balik na. Balik na. Kay si Alan Ray Oy man to na. Eh, si Alan Relion, di ba dati? Dati. Nga nang wala na ka daw? Amot lang ka, ha? Bitawan na, yun. Kahit nag-City Hall, pera. basig, ano ka? Basig kasapaan ka, no? Hindi na mukuhan. Maulit na mag-commit, no? Ang ano ba ka daw? Kaya napildi man. Oo. Ano naman na? Anong wala ka daw si, ano, si Alan Relion? Ay, hindi naman si... Paano ba ang vice si Alan? Ah, so pagdagan ni Ray Oy di ay... Vice de siya? Oo, ang laban ni Ray Oy, Cabillo. Awit lang, so si Ray Oy, si Ray Oy, ang mayor karon. Oo. So, kesa yung kalaban as mayor? Estabilio. Estabilio, okay. So, both pa sa both, si Alan Relion, wala na siya din, ano, nilansarog ka ng mayor? Wala. Ah, okay. Ilaw siya vice karon. Ay, so, sorry ha, sa mga... Fake news, ay hindi naman fake news kasi ano eh, kumbaga ignorance of the law, excuses no one, pero ganun pa man, hindi ko pa rin alam eh, na yun pala, hindi siya naging mayor ngayon, hindi pala siya natalo as mayor. Nag-ano pala siya, nagbaba pala siya, nagbalik sa pagiging vice mayor. Okay, so yun naman pala eh. Sa ano siya, balay line up siya ni, ano, Rioy? Dili? Sa video. Ka, okay. Anong wala man siya ni Lancer o mayor, no? Buhay kwarta. Last term niya. Uy, kwarta. Samukan ako eh. Buot-buot yung istorya ko. Pero ano, so last term niya niya, no? Ni Alan. So, okay. So, yan. Tagum City Warehouse. Kauna-unahang warehouse club sa Tagum. So, hindi pa man uso ang mga mall sa Davao Region, Davao in Tagum, Panabo. Meron na tayong mga warehouse. So you know, sorry, I beg for your forgiveness sa mga mali-mali sinabi ko noong una kong vlog na si Alan Ray
Alan Rey. Alan Rey Leon is ano pala siya, hindi pala siya natalo as mayor kasi hindi pala siya tumakbong mayor. Yun. Bumalik siya sa pagiging ano. Kasi yun naman talaga dati ang trabaho niya, di ba? As vice mayor talaga, dugay na kayo, no? Pila ka years yun na siya nagano vice mayor. Sa motowa na siya nindagan pagka mayor, ang nindagan kay si... Kasi to siya? Estabilio. Karong pa yung kadugugan niya. Asa na yung ano sa una, yung ginaganan? Nag-consihal ba na siya sa una? Wala na, diretso siya nindagan o mayor, no? So yun, no, Gaisano Grand, Tagum. Dito sa Tagum merong tatlong Gaisano, yung Gaisano na luma. Ano pa ba karaang Gaisano karon? Oh, dito. Nagyapon dito ano tong Dolores Barangay Hall? Gaisano Center. Oh, nagyapon buhi pa. Okay, so Gaisano Center. Yun na pinakauna, pinakaluma, tapos ito Gaisano Grand, tapos Gaisano Mall. So tatlong Gaisano meron dito. Kahit pa sabihin natin na iba-ibang may-ari, iba-ibang pangalan, iba sa kay may Gaisano, yun na yun. Gaisano Center, Gaisano Grand and Gaisano Mall. Gaisano. Yes, Gaisano. Abaw lang yan ang pasabot. Yes, Gaisano. Pina- Gaisano, yes. Oo. Gaisano Center. Ah, so, upat ka po. Yes, Gaisano. Gaisano Center. O Gaisano, mulog ka na yung Gaisano Grand. Oo. Ah, upat. Asa man ang Gaisano Center banda? Gaisano. Ah, tumian eh. Okay. Wala na lang yung okay, so yun o. Oh, Jollibee, Apokon dati. Pagka, kapag ka nawala ka ng ano, siguro mga 10 years or 15 years, 20 years sa Tagum City, tapos sa... Hindi naman kasi ganito ang itsura ng ano dati ng National Highway dito sa Tagum kasi wala pa nga itong ano flyover. Oh, ngayon meron na. Wala, alak. Wala, mawala na ka. Makalimutan ka, asa dapat ang Pioneer, asa dapat ang Sobrecar, anong kuhan, basta. Asa mo itong makulay, tara o, giguba na. Ang katong Antonet, nabaro diba Antonet? Oo. Antonet na ano po, restaurant? Oo. Anagyan na. Anagyan na. Yun, makulay restaurant, sikat yan. Tagum. Tapos photo bibingka. Asa gitong ano? Asa man tong Gaisano, Jess Gaisano, ingon nimo. Api ka sara. So, yun, Tagum City is a billionaire city din siya, no? Medium size. Ah, retso lang. Okay. So, Parish of Christ the Eucharist King Leo Revita. So, si Leo Revita taga-Tagum gina siya, no? So good, no? Oh, grabe siya, ano eh, daghan na siya ganang parlos, Davao. Manila. Nanapos Manila? Okay, awag it, no? Hindi, kada matabang-tabang na siya, no? Leo Revita. So, ano, ganyan, ano, ganyan talaga ang business, no? May mawawala, may dumating. Example na kasi dati, ang nangunguna talaga ng mga salon sa Davao, Sheila Magpali, David Salon, Ricky Reyes. O, oh, diba? O, oh, ngayon, alam ko yun kasi yung mga tiyahin ko, mga kamag-anak, no? Mga beauty parlor industry talaga yan sila. Tapos yun, Leo Revita. So, ibig sabihin, no, forever talaga ang mga tao magpapaganda kasi madami pa rin ang padami, no? So, ito na yung City Hall na luma. Ginawa na siyang, ano, museum, no? Ayaw kay Abre siya sa Sabado. Tagum City, Rizal. Kanya itong iagihan, no? Ano yung Rizal Street? O, oh, diba? Nakalimot-limot na kayo. Wala na. Gipang-tanggal itong mga kahoy-kahoy, Dre. Katong asa man to mag cheese cheese sa una diya, di ba? McDonald's. Okay, dari arat po. Ayan, Tagum City Historical and Cultural Center. So yun, nakababa na tayo. So dito tayo sa may Rizal Street. Yan, yung dinaanan natin, ito naman yung Osminya Street, Tagum City. Tapos dati, naalala ko tong lugar na to since dito pa nga yung ano, City Hall. Yan. Ano pa to dito yung may mga nagtitinda ng mga ano din, mga pinay pie, mga fried banana, maruya yun. Tapos ginawa pa to dito ang ano, no, tambayan para sa mga maglalaro ng mga damat, cheese tournament. So ngayon nabago na yung ano, setup. Ayun, so welcome back to Tagum City. So kahit pa may bagong ano na, may bagong City Hall, marami pa rin tao rito, di pa rin patitinag, no? Di pa rin na wala.
Siyempre, ang paligid kasi nito mga boarding house, mga apartments. Tapos dito yung STI na sinasabi ko. Andito pa ba yun? Buhay pa ba yun? Ayun o, STI. Yan. Oh, so, ibig sabihin, nag-branch out sila doon sa may Apokon Road. Mm-hmm. So, Tagum Guest House. So, ito na yung itsura ng ano, old Tagum City Hall Ground. So, ito yung park dito dati tayo tumatambay. So, nabago rin yung itsura. Nabago itsura. Pero, baka masaradohan tayo ng ano, no? Try kaya natin puntahan ang loob ng ano, museum nila. Tagum City Historical and Cultural Center. O, di ba? Daming tao. Sabado ngayon, ha? Walang ano, walang mga pinaprocess na mga papilis ang mga tao dapat. Pero ba't ganito kadami yung mga tambayers? O, di ba? Yun ang mga sinasabi ko sa inyo, ha, mga hagala. Na yung mga taga-Tagum is mga magaganda at mga gwapo. Good grooming sila kasi yun, kahit nakatira sa dyan lang, example yun yung space for rent, yung mga bahay na yan, yung mga apartment na yan, kahit dyan lang sila nakatira, dyan sila nangungupahan. Pag nalabas yan sila, tatambay ng park, yan o, yan ang itsura. Nakasapatos, nakaligo, pabango, diba? Oh. Yan yung itsura ng mga ng Tagum, diba? So nakakatawa, sana all. Kasi ako, tinan nyo ako, galing akong Davao, pero tinan mo, nakashort. Diba? Yan lang, nakashort, nakachinilas, pero sila, nakasapatos, nakapabango, magaganda, gwapo, formado. So, yun ang napapansin ko sa Tagum City. So, comment nga kayo dyan mga Taguminyos na nakapanood, no? So, kung nag-agree kayo, press 1. Di ba? Yan ang sabi ko sa inyo na kahit pa, yan, no? Mga boarding house na yan, mga likod ng mga building na yan, mga boarding house, mga paupahan, room for rent, bed spacer. Tapos kapag ka papunta ng mga park para tumambay, para magpahangin, talagang maliligo talaga yan sila. Oo. Magsa-shampoo, magto-toothbrush, oo, magsa-sapatos, nakapantalon. Pero dyan na yan. Mga 10 tumbling lang yan, bahay na nila. Oo. Diba? Kaya masasabi ko na kung magra-rank man ako ng ano, mga good-looking people, talagang itong Tagum City, hindi to mawawala sa top 10. Panigurado na. Diba? Parte yan, eh, no? Nung ano, pag sinabing good-looking people, hindi lang talaga sa tangos ang ilong, ganda ng mata, o ganda ng balat, kundi sa kung paano din pumurma. Di ba? Yung mga yan, ano lang yan? Yan, nakatira lang yan sa mga, yun, mga baybahay. Diyan, no? Yung mga apartment. So, nagsisimula ng ano, no? Bukas, no? Tumatanggap na ng order yung mga street vendors natin dito kapag night market, no, kapag gabi. Ito talaga, hindi na to bago dito, dati talaga ganito na talaga, no, ganap dito sa Tagum City. Yan, may mga pa city street and city food vendors na talaga yan sila. Ang eskwelahan dito sa Tagum City is ano, University of Mindanao Tagum Campus or Tagum Branch. Tapos meron silang ano, University of Southeastern Philippines Tagum Branch. Meron din silang TISDA, STI, St. Mary's College, Arisgado College. Basta maraming college din dito sa ano, sa Tagum City. Tapos basta top notcher din, 'di ba? Parang ano, mga board passer. Talagang magpi-please din talaga ang Tagum. Oh, number one board passer galing sa Tagum, 'di ba? Mga ganun. So ito yung ano, entablado na dati, tapos parang ano, dinagdagan siya ng ano, mas inilibit tong ano, kanilang ito. Yan, tablado. Kasi wala naman to dati. Ito lang to dapat dati. Oh. Yan, yan. Ito yung luma. Yan. Dating ano, tambayan. Yan yun. Yan yung dating tambayan na maganda pa rin naman kapag naulan. So, hindi siya maputi kasi yan. Oh, may mga nasmitas. So, yun. Dinagdagan siya ngayon. Parang mas inelevate siya. Di ko alam kung bakit. Kung anong purpose. O baka dahil siguro yan sa yan, mga ginagawa lang. Ano, mga skateboarder, no? Tapos binago, 'di ba, dapat kapag ka, ano, old building, 'di ba, dapat gibain siya kasi gawa sa kahoy, no? Oh, so dito sa kanila giniba din nila kasi tapos pinaganda pa lalo. Tagum Local, Pasalubong Center. Ang galing, no? Ang galing ng Tagum. Eh talagang ano, hindi rin sila talaga papahuli. Thriving din sila. And 'yun, soaring high. Abante Tagum.
Ito yung ano, no, maganda sa lugar talaga sana. Shoutout sa mga lahat na ulit. Ito naman, magsa-shoutout na naman tayo, no. Calling out ko yung ibang mga mayor dyan buong Pilipinas na sana bigyan nyo rin ng ganito kaganda, ganito kadisinting park. De kalidad na parke yung mga tao ninyo, no. Kanyan sila, diba? Yan, naglalaro, tumatambay. Oh, nag-iinsayo, rehearsal, sasayaw. Mga bata naglalaro. Kumbaga, para na siya ba? Open park for all. Diba? Ito yung wala dati na, no? Basta bago, galing, ang galing na Tagum. Maganda na nga dati, mas pinaganda pa, lalo ngayon. Tapos yung gusali, mas binago, mas pinaganda. So, time check tayo. Anong oras na ba? So, it's 4:20. Tapos yung local civil registrar office, dito na area yan, sa likod nito. Tapos engineering. Tapos dito yung opisina ng kukuha ka na, no? Yung Sinumar ba yun? Yung Certificate of No Marriage. PAPCOM. Diyan yun, yung magsiseminar pag magpapakasal. Ano pa ba meron dito? Uy, may opening. Pinongs. Diba? Oh, ganyan. Kaya kung ano, kung magra-ranking ako ng ano, mga good-looking people, so pasok tong Tagum City. Huwag na kayo magtaka. Diba? Yan ang sabi ko sa inyo na kahit mga ilang ano lang, ilang tumbling lang talang, masampung tumbling lang mula sa bahay nila, ang pinanggalingan, pagpupunta ng park yan, mga ano yan talaga, good grooming yan, nakasapatos, ligo, pabango, di ba? Oh? Di ba? Oh, yan, mga good looking people. Freedom Park of Tagum. So, ito yung itsura ng Tagum City, no? Sa mga nagtatanong dyan, kumusta na ba ang Tagum City? Old City Hall. So, ito na yon. Pero, siyempre, hindi pa rin ito natatapos lahat, no? So, ano pa natin, ikutin pa natin dito. Medyo mahaba-haba. Abot ito na mga 25 minutes or 30 minutes. Punsalan Building. So, marami mga gusaling nawawala. May mga bago. Ganun naman talaga, no? Ang ano, ang lugar. May luma. Tapos biglang mawala, may sisibol na bago, tapos darating yung araw, magiging luma ulit yan at may bago ulit, di ba? Gaya na ito, meron tuloy itong ano, parang Net Express. Alam niyo ba yung Net Express? Nung hindi pa uso ang mga Android phone, mga 2007, 2006, 2005. Oh. So yung mga time na yon, ang uso pa dyan ay mga internet cafe, no? Hindi pa uso yung mga piso wifi or yung mga window. Hulog-hulog piso, mga piso net. So time-time pa yan, no? Only hours ka, 10 pesos pag unlimited, only time. Tapos, ano naman, 15 pesos per hour. So, ito yung, ano na, Bonifacio Street. Tapos, Mabini. Ikotin natin to dito. Dati, bagong ano to, ito yung bagong gusali ng City Hall, ngayon siya na yung pinakaluma. Di ba? So yun, tinatawag na walang forever, PAO, reserved for PAO only. O, ito yung ano, harap ng City Hall. Tapos dati, meron pa itong malaking durian dyan, wala na, no? Tinanggal, durian, saging, isda. Oh, parang yun ang ano nino. Kung sa Davao is waling-waling, agila tsaka durian, dito naman sa Tagum ay isda, saging tsaka durian. Oh, di ba? So mas ano, na-elevate na yung ano dito, yung kanilang parke. Dati kasi wala tong ganito eh, no. Ano lang siya, level lang yan sa kalsada para makapasok yung tricycle diyan, papasok dito sa labas. Ayun, tapos diyan na yung entrance papuntang building ng Old City Hall. Tapos na-miss ko yung Old City Hall kasi gawa sa kahoy,
pag aakyat ka, medyo dandahan ka kasi tutunog yung ano, yung mga kahoy, no? Yung mga tabla, mga lumber na sahig. Yun. So ito na yung itsura ng ano, Tagum City Hall, ang galing. May nakalaga na mga ano, mga music maestro, gitarista, vocalista, drummer. Ito yun, no? M-Core. Lako, napakaluma na ni M-Core ngayon, no? Parang panahon na para mag-repaint or mag-rebuild. McDonald. Siyempre, pag gutom, dyan ako na gano, kakape. Kaya hangover, no? Kasi alam nyo, ang Tagum City, maliban sa sinabi ko, binansagan ko siyang Goldsmith Capital of the Philippines. Tapos yun na nga, kinonfirm ni Ma'am Police kanina na Tagum City is indeed a festival capital na rin pala. No, kasi buwan-buwan iba-ibang festival. Ang Tagum City rin pala ay beer house capital. Mga disco bar, mga karaoke bar, no, mga showdown, mga gano'n. No? Tapos dati pala meron sikat dito sa Tagum City na tinatawag na Gold City. Tama ba? Gold City ba tawag doon yung, ano, yung lumang ano, diskuhan, inuman. Nakapasok ko doon one time, isang beses lang talaga nung meron akong na-meet dito sa park. Tapos yun, pangalan niya ay Marilyn. Shoutout kay Marilyn. Yan, so mula dito sa ano, ako naman kasi ayoko nung mapapasok sa mga ganyan, you know, na mga beer house. Yung mga crowded, kasi ano nga ako, parang may ano ba, may phobia, ano, sa pwedeng magkagulo, di ba, magsasaksakan, magbabarilan. Kasi dati sa Davao, minsan akong naging bartender or waiter, gano'n, no? Servidora. Nagsiserve ako ng mga alak sa mga VIP rooms. Tapos yun, biglang may mga nawiwitis akong hindi maganda. Tapos yun na nga, yung mayari, si Ma'am Jo. Marami siyang jowa. So nagpapatayan. Tapos mga sundalo, pati yung mga, ano, yung mga customer niya. Tapos may mga seaman din. Basta nagpapatayan. So may mga, kaya may phobia ako sa mga gano'n, ano, mga closed bars. Yung mga sarado ba? Oh, yung parang air condition closed bar. So aircon kasi yung ano, sarado yung Gold City dati. So takot ako doon sa papasok sa mga ganyang lugar kasi just in case na mayroong mga away, gulo, oh, may mga trouble. So ayoko magpanic or parang mas stranded sa loob. Nakatakot yun. So ayan, minsan lang ako nakapasok doon sa Gold City na yun. Tapos yun, nung mga ilang taon nakalipas, so nung gusto ko lang kasi nagustuhan ko yung lugar, maganda din pala. Oh, naka-dim light lagi, no? So ang ganda doon. So pagbalik ko, wala na. So sarado na yung Gold City. Tapos may naglabas na ng mga, ano, mga The Bar, Ocean Avenue. So ang dami dito sa Tagum. So yun ang ano, so maliban sa sinabi ko na ang Tagum City is ano siya, pwede ko siyang tawagin na Goldsmith Capital of the Philippines. Pwede rin siya tawagin na Beer House Capital of the Philippines. Diba? Maganda mga taga-Tagum. The city of good looking people. So ayun, good looking capital na rin. Oh. Habal-habal capital, pwede ring pedicab capital, no? Kasi ang dami pedicab dito. Dami ring mga habal-habal. Tapos barbecue capital, dami rin mga ano, no? Street foods. Okay-okay din pala, no? Dami rin okay-okay sa Tagum. So yun, okay-okay capital din na ng Tagum siguro. Ang dami, no? So para iba ang Tagum, no? Para ang dami nilang mga record. Record holder, no, sa napakaraming ano, aspeto, kategori, no. Ito na 'yon, no. May mga nawawala at na idadagdag, no. Pero ito nananatili 'yan, ito. Mataas 'to dati, no? Dahil nga inilibit siya, tinaasan yung ground kaya mas bumaba na lang siya. So ano pa ba, no? So itong video na to is para sa akin talaga to, sarili, for myself first, kasi na-miss ko tong Tagum. Kasi marami nga tayong mga experience dito tayo, ano, parang nagmahal, nasaktan. Hindi, joke lang. Baka na dito tayo na-inspire dati, nakaramdam ng ano ba yung parang sabihin mo natin na late bloomer man akong tao, pero yun na nga. So dito ko na parang na-experience din yung ano, yung parang habol-habol, no? Talagang yung mga taga-Pronton. Okay, ito pala, Pronton Capital. So shoutout mga taga-Tagum. Ang Tagum City ba ngayon ay meron pa mga Pronton o wala na? So syempre, tanongin natin si ate. Pwede mo tanongin, napabi ka na mga Pronton ang Tagum ron?
O, kanang mga lasto-lasto ba? Kanang ano, mapaya, mapatad ka? Ha? Wala na? So, you know, wala na. Sabi nila, ma'am, wala na daw yung fronton dati. Kasi naalala ko dati, halos lahat ng mga ano natin, no? Kakilala na makoklos. O. Gusto mo magkajowa sa Tagum City dati, punta ka sa fronton. Kataya ka. Tapos yung fronton lead, eh, kung tawagin, parang cashier ba? O. Yung tumatanggap ng taya, oh, yun, magiging jowa mo yun. Yun nga lang, hindi lang ikaw pala jowa, halos lahat para. So, fronton capital ang Tagum, pero ngayon wala na palang fronton. So, tinanggal na, hindi na gaya dati na marami. Diba, andyan pa rin sila. Marami pa rin mga vendor, yan, mga on wheels na nga lang, no? Hindi na sila yung talagang nakatambay dyan, pero wala naman talaga dati pa. Chalinis sa malinis ang Tagum din. Siyempre, ginagawa nilang ano, no? Example din ng Davao siguro. Parang siyempre, kung kaya ng Davao, kaya rin ng Tagum. So, yun lang. Namiss rin ba ang Tagum kagaya ko? Siyempre, namimiss yan. Eh, ako nga, eh, hindi talaga ako dito lumaki. Dito, hindi ako talaga dito nakatira. Buong buhay, eh, namiss ko nga, eh. Kayo pa kaya, no? So yun lang siguro, patry natin pasukin kung pwede pa ba. And I have to say bye bye. O ano pa ba, eh, sabi na natin, diretso na. Tuloy tuloy na to. Lang, tingnan natin dito. Ayan, nandyan pa rin yung ano, yung mga shoe. Yung mga natatahi. Shoe shine, shine shoe. Andyan pa rin sila, nakatuwa, no? So, hindi nawawala yung ganitong, ano, tanawin, senaryo sa lugar. No, tumatambay, nagpapaayos ng kuko, nagpapaganda ng mga paa. Ayan. So, tuloy pa rin ang buhay-buhay dito sa City Hall of Tagum. Ayan, Lansones. Siyempre. Kahit pa sabi natin, hindi lang Davao ang mayroong Lansones kasi meron din sa Camiguin, sikat din ang Camiguin. Pinaka ano, the sweetest Lansones of the Philippines, gusto Camiguin. Andyan pa rin sila. Tuloy pa rin ang buhay. Okay na, so maraming salamat sa mga nanonood dyan, no? So ako'y natutuwa para sa sarili ko na yun na nga, nakabalik ako dito at nakapagpamasyal, no? Nakapag-ikot-ikot at this time, syempre, dala ko yung camera ko at sinama ko na kayo, no? So shout out yan sa mga Tagumiño or mga kababayan, no? Mga kagala na matagal na rin hindi nakabalik sa Tagum City at wala na pagkakataon kasi nga naninirahan sa ibang mga lugar na medyo may kalayuan. So ito na yon, ito yung video na to ay para sa ating lahat, no? Sa akin at para sa inyo.